Guys, gagawa ko ngayon ng easy beef pare. So, ayan, nagpalambot na ako dito guys ng beef. Ano to guys, beef brisket. Pag bibili kayo ng beef, yung beef brisket yung bilhin nyo kasi mas madali siyang lumambot. Kumbaga kahit kasi rolling lang yung gamitin nyo sa pagpapalambot, lalambot talaga siya. Kasi yung iba kasing beef, kahit anong tagal mo, malitid, saka yung matigas. Kaya beef brisket ang bibilin nyo. Tapos, ito, pinakuluan ko na to. Bago nyo pakuluan, guys, hugasan nyo maigi siya. Tapos, lagyan nyo lang ng tubig, beef broth cubes, yung nor. And then, yung pepper lang. Pepper. At isang sibuyas. Yan, sa pagpapakulo. Yan. Tapos, pag malambot na siya, yan, malambot na to eh. Kasi kanina pa to ni Papa kanina nung tulog pa ako. I-separate muna natin yung laman. Tapos itabi nyo lang yung sabaw kasi gagamitin natin yan sa sabaw later. Ito na yung ipangsasabaw natin yung broth ng ating beef. Ayan guys, sinet aside ko na yung beef. Ito yung sabaw. Ayan. Tapos magsusutay na tayo. So nagpapainit lang ako ng kawali. Na bawang. Ginger. Onion. Tapos yung beef na. Yan, isang kutsa muna natin sandali para masipsip ng beef yung lasa ng mga bawang, sibuyas at luya. Yan. Next guys, yung broth. Yung sabaw niya, huwag naman sobrang dami, tansyahin nyo lang. Yung mga halos kasing level lang ng ating ingredients na beef. Ayan. Ayan. Tapos 1 tablespoon toyo. Magsimula muna tayo sa 1 tablespoon. Pagka mamaya feeling pa natin kulang, magdadagdag na lang tayo. Ayan. Tapos pepper. And pepper. Guys, ang slurry, meron ako ditong at least 1.5 na kutsarang flour, pwede rin cornstarch. Mag-add lang tayo ng onting tubig. Ito pampalapot to guys ng natin ng sabaw. So kung wala kayong flour, cornstarch pwede rin. Okay na yung ganyan, o. Oh. Yung consistency. Magic sarap. Isang sachet lang. Yan. Kaya, onti lang munang toyo nilagay natin kasi baka umalat naman masyado. Yan. Lagay na rin natin itong dahon ng sibuyas. Kaunti lang, ang kalahati lang kasi mamaya pang toppings natin yung natitira para sa presentation. Ayan. Tapos, tikman ko lang. Ayan. Maglalagay tayo ng onting asukal. Siguro mga isang kutsara lang. Mga ganyan ng kaunti. Kasi kailangan medyo manamis-namis yung pares. Yan. At dahil malambot naman na itong ating beef, unting simmer na lang yan. Kumbaga, palalaputin na lang natin yung sabaw.
So, maglalagay lang tayo ng onting toyo. Onting-onti na lang kasi may lasa na siya eh. Kumbaga para mas madarken lang ng onti yung ating sabaw. Ayan. Ayan. Tapos, titikman ko kung sapat na sa akin yung lasa niya. Ayan. Okay na sa akin yung tamis niya at saka yung alat. I-simmer lang muna natin siya guys ng at least 5 minutes para naman masipsip ng beef yung ating sabaw, maging malasa rin yung beef. Tapos, medyo mahina na lang guys yung apoy nyo. Huwag masyadong malakas kasi habang sinisimmer nyo siya, baka naman masobrang maubos na yung sabaw natin. So, mabilis lang natin yan isisimmer kasi malambot na yung ano yung ating beef. Saka sakto lang yung sabaw na nilagay natin, hindi sobrang dami. So, ayan guys, naka 5 minutes na. Lalagyan na natin yung pampalapot. Ayan, slowly. So, unti-unti lang muna lagay, ha. Huwag yung ilahap. Ayan, pag feeling nyo hindi pa malapot. Ayan, medyo malapot na siya. Ako ng unti. Ayan, malapot na. Stickman nyo ulit. Baka mamaya tumabang. Then, nilagyan ng slurry. Okay pa na rin naman. Hindi naman tumabang. So, simmer lang natin sandali. Kasi sandali na lang para mas lumapot pa siya. Then, sunod niyang plating na. So, ayan guys, malapot na siya. Guys, nalagay ko na siya sa ano, turuan ko kayo ng pang para mas lalo siyang magmukhang yummy. Maglagay kayo nito guys, so yung garlic granules, yung toasted garlic. Mura lang naman to guys sa grocery. Pero guys, optional lang naman kung ayaw nyo, di huwag kayo maglagay. And then, i-add natin yung natira nating ano, dahon ng sibuyas. So, ayan. Pwede naman kayong gumawa nito eh. Madali lang. Mag-toast lang kayo sa kawali. Tapos, ilagay nyo lang sa tissue pagkatapos yung i-toast. Tapos, ganyan. Ilagay nyo lang dito sa gitna. Para hindi naman matakpan yung ating, ano, pinudbud na, ano, garlic. So, yan na guys, yung finished product, ang aking easy beef pares.